everyone, dahil anniversary nga namin ni Jane on June 1, ayun nag-staycation kami dito sa may hotel sa may Banshaw. Galing nga po dito sa may bahay namin, ay nag-MRT lang kami. Yellow lane nga po pala yung sinakyan namin, tapos bumaba na kami dito sa may Banshaw. Tapos ay pupunta lang kami dito sa may Global Mall kasi nga dito kami magla-lunch kasi hindi na kami kumain. Nag-out lang kasi sa trabaho si Jay, nag 3 hours work lang siya tapos nag-out na para makapag-check-in kami ng 3 PM dun sa may hotel. Nahanap nga po namin dito yung 21 plus na resto kaso wala na pala dito. Kaya ayan, nag-McDo na lang kami. Mabuti talaga, madala akong kanin. Kanin is life talaga ako. At after nga namin kumain dun sa McDo, ayan, nagtingin kami dito ng mga tinapay na para may merienda namin mamaya dun sa may hotel. Ayan nga, lumabas na kami sa Global Mall. Pagkabili namin ng merienda, tapos tumawid kami dyan, tapos dumiretso lang kayo dyan, tapos kanan, dire-diretso, tapos makikita nyo na yung Cesar Park Hotel. Lapit nga lang po pala to sa may bus station, tapos ayan, nandito na kami sa loob ng lobby ng hotel, tapos nag-aantay na lang kami na mag-check-in dyan at pipila kami. At ang dami nga ang Koreano dyan, no, sa kanilang mga maleta yan. Tapos ayan, si baby naglilikot-likot na, tinahabol ng daddy niya habang nakapila ako para makapag-check-in na kami. Mabuti talaga na pag-desisyon ako magmaleta na lang kami kahit nandito lang naman kami sa Taiwan. Kasi nga kapag nag-backpack kami, ano, mahassle na kasi nga marami kaming bit-bit na gamit para kay baby. Dalawang backpack, mahihirapan si Jay. Tapos ayan nga pala na ako na nakapila dyan sa may counter. Binigay ko lang yung Visa card ko, tapos yung identification naming tatlo. Tapos ayun nga, pinapirma na ako, tapos binigyan na ako ng key card namin. May down payment nga po pala, parang deposit siya na 2K, tapos pagka-check out nyo, ibabalik naman sa inyo. Nasa 17th floor nga po kami, at ayan, papunta na kami dun sa room namin. Tapos pagkapasok nga ng room namin, ayan, dala ko na yung salbabida ni baby, pinalobo ko na, at naglalaro na siya, tapos binihisang ko na. Hindi kasi kami agad-agad nag-swimming, pinagpahinga ko muna si Jay, tapos ayun, nag-beast na kami, tapos papunta na kami dun sa may swimming pool. At dito nga pala sa hotel, kailangan itap mo muna yung key card nyo para mapindot nyo yung floor na gusto nyo. Tapos yung swimming pool nga pala at saka yung gym nasa 32nd floor. Kaya kailangan po talaga idala-dala nyo yung key card nyo kahit saan kayo pumunta at kailangan nyo yan kapag gagamit kayo ng elevator. Ang elevator nga po pala hindi hanggang 32nd, hanggang 31 lang po siya. At eto na nga po pala yung swimming pool nila dito sa may rooftop. Ang ganda, diba? Nakaka-relax dito. At gustong gusto talaga namin ni Jay dito kahit nung unang punta namin. Second time na kasi namin dito sa hotel na to. Tapos 2020 ata yung huling check-in namin dito ni Jay, kaming dalawa, tapos kasama yung kapatid niya si Bilog at saka yung buong pamilya nila ni Bilog. At ayan nga, namili kami na po Pest 1, tapos dyan kami nilagyan kami dyan ng kutsyon, tapos binigyan na rin kami ng towel. Tapos ayan, si baby pinagpahinga ko muna at si Jay sabi ko mag-video-video muna siya. Sobrang ganda talaga dito kasi kapag mag-hotel lang kami, diba nakaka-boring kapag walang swimming pool na ganito. Tapos ayun, enjoy na enjoy ni baby. First time niya talaga mag-swimming sa swimming pool na ganito. Mabuti nga hindi siya nag-iiyak eh. Mahilig din talaga to sa tubig eh. Mahilig nga tumaligo eh. Hindi kagaya ko. At tignan nyo naman yung magdaddy. Oh, tuwang-tuwa talaga ako pag nakikita ko silang ganyang nagbabanding. Nung na-setup ko na yung camera ko, ay binibidyohan ko si baby gamit yung GoPro para makita yung sa ilalim ng tubig. At ang ganda talaga ng mga kuha. Gusto ko kasi pag laki ni baby, makikita niya yung mga video na to, di ba? Hindi lang talaga pagbablog, makikita din ni baby yung milestones niya sa buhay at yung mga banding-banding namin. Ang ganda dito kasi nga, open siya. Makikita mo talaga yung kalangitan, tapos yung buong city ng Banshaw at saka ng Taipei. Ang ganda-ganda talaga. Tapos yung tubig nga pala nila ay hindi nakakalunod dito kasi nga hanggang ano ko lang siya, hanggang leeg, tapos hanggang tiyan lang ata ni Jay yan. Basta hindi siya malalim na, yung pantay yung tubig nila dito, hindi yung palalim na nakakatakot gumalaw. Kaya ako dito kahit hindi ako marunong lumangoy at mag-floating, go pa rin ako talaga dito sa swimming pool na to. Ilalabang ko talaga to. At lagi ko nga sabi kay Jay, every anniversary namin ay mag-staycation kami kahit sa ang hotel. Basta yung may gantong swimming pool. Yung makakapag-relax ba kaming tatlo, hindi yung puro trabaho lang siya. Para naman makapag-relax talaga siya at pagod na siya lagi sa trabaho niya. At magandang bonding din talaga naming pamilya to. 3,158 NT nga po pala yung binayad ko dito sa overnight naming pagstay at worth it talaga kasi sobrang nag-enjoy kami. Hanggang dito na lang. Please don't forget to like and follow. Bye-bye!